What's up mga idol? So balik na naman po tayo uli sa ating mga coins. So ayun po kung makikita nyo, yan po ang ating dollar coins. So $1 po yan. Yan po ang ating pag-uusapan today, ngayon araw na to. So ayan po, mapapansin nyo po, ayan pare-pares na $1 coins. So itutok natin ating camera para medyo mas malinaw. Ayun. So, ayan po, no? Itong $1 coins natin, no? So, may minted at mayroon din pong hindi. Ito, 1972, 1971, 74, at saka 77. So, ano pong mayroon dito sa ating $1 coins na to? So, unang-una po, sino po yung nandito na nasa portrait na to? So, ito po ay si Dwight D. Eisenhower. Ayan po. Pakicorrect lang po kung tama ang aking pagbigkas ng apelido. Ayan. Siya po ay pinanganak noong October 14, 1890. At naging military po siya. Military officer. Noong March 28, 1969. Ayan po. So siya po ay pang 34 president ng United States of America. Ayan po. So magmula 1953 hanggang 1961 ang pagiging president po niya. Ayan. Si Dwight. Ayan po. So, ano pong meron dito sa ating coins? So, ito pong coins natin na to ay pag-usapan po natin kung anong yari siya at kung ano ang value niya. So, ayan, mapunta po tayo sa pagkayari. Kasi po, magkakaiba po yan ng pagkayari ng mga sinaunang old coins na 1972 at mga hanggang 1970 something na 80s o 79, mga ganong klase po. So may mga ganitong circulated din na hindi na po siya silver. So may mga ganitong 1972 pababa, 74 hanggang 77, nayari po siya sa silver. So ito pong hawak natin ngayon. So ito po ay hindi na po siya silver. So may halo na po siya. Ano pong yari itong nasa atin? So ito pong nasa atin ngayon ay yari po siya sa silver copper. At may rin din pong yari sa copper nickel. So ayun po, ano? So ang copper nickel po natin ay itong mga to, ito at saka parang itong mga to is parang minted ano na sila. So dumako po tayo rito, ito po ay copper nickel. So ito po ay nasa 22.68 gram ang kanyang timbang. Ang ano po niya ay silver ng kanyang timbang ay 24.624 gram. Ayan po. So parang ano po kasi ito eh, yung silver clad kung tawagin. So yari po siya sa silver copper. So yung pagka ano ng nickel niya is 24.6624 grams. So kaya ang pagkayari po niya ay silver clad. So ang diameter po niya is 38.1 millimeter at 1.5 inches. So ang thickness po niya, is nasa 2.58 millimeter at saka 0.1
inches. Ang edge po niya, ito po ay reader. So ayan, guhi-guhi po siya. So ito po uncirculated na po itong mga to, pero may mga circulated po kasi na ganito. So mayro pa pong umiiral ngayon na circulated. So ang iba po ang ganito is outer layer niya ay 75% copper at saka ang nickel po niya is 25%. So pag pinagsama po siya, so ang aggregate po niya is 60% copper at saka 40% silver. So ganun po yung kalalabasan niya. So pag nag ano po yung silver niya, 80% at saka 20%. Ayun. So magkano naman po ang worth ng bawat ganitong coins? So depende po yan, no? May mga coin error po kasi mga ganito na silver na. Ang error po ng mga iba kasi at makikita nyo po dito sa pinaka, kung makikita nyo po may mga D yan, nagsisimula po sa may letter D at mayroon din pong letter P at mayroon pong letter S. Ito po ito sa baba, itong nasa neck niya. So yan po yung batayan kung D siya, S, kaya P. Ayan po. So ang iba naman po, ang iba ay nasa mint mark naman, parang ito pala yung mga mint mark ito. Yan yung mga kumikinang. So pag mga error po yan, yung mga 1977 ay ang mga error po ay nakakalaga ng $400 to $7, $700. So mayroon pa po yan kung silver at napatunayan na silver, gaya po nito 1972. Pag napatunayan po yan na silver ay maabot po yan ng ang pinakamababa is 1,900. So ang mga iba po depende po sa mga buyer at saka sa mga ibang seller, ay maabot po yan ng 12,000 hanggang 25,000. Depende sa quality ng mga $1 coins. So minsan tinitignan din po rito sa mga dito sa likod niya. Dito may mga mark dito. Kung nakikita niyo po ito, ayan, oh. May mga mark po silang tinitignan dyan kung error, at dito po sa mga bandang star. La po yan, siyempre tinitignan pag may mga error. Sa mint mark po, ganun din. At saka sa mga pure silver din. So, ang worth po nun ay matataas po ang bigayan ng mga seller at saka mga buyer. So, ito pong hawak natin ay hindi po yan ganun kamahal. So, siguro ang ano ko lang dyan is mga nasa ano lang to, total ano naman po sila is quality naman at pang collection lang din naman siya. Ito po yung nasa mga $8 to $9, ito mga ganito. Okay, balik tayo. So yun mga idol, balik tayo. So ang mga ito po ay may kanya-kanyang gawa, no? So ang mga ito ay mga copper nickel ay nakagawa po ang Philadelphia Mint. Minted ay nagproduce po sila ng 12,000,000.6. Nakakapag-produce po sila ng ganung kalaking coins. Ayan. Sa ibang ano din po sa US ay mayroon din po dyan sa Denver at saka sa San Francisco. So yun po yung mga ibang lugar. At marami pa pong iba na hindi natin mabanggit. Kung gusto nyo pong makita, i-check nyo lang po sa mga ibang website.
At makikita nyo po lahat kung saan gawa ang mga iba't ibang coins. Pero para-pares po na ganito. Depende kung anong gawa. Kung minted, kung pure silver, o copper nickel, o kahit ano po yan. Makikita nyo po kung saan po sila gawa. Ayan. At ang... At ang nag-design po pala, ang nag-design po nitong mga ganito ay si Frank Gasparo. Si Frank Gasparo. Siya po ang nag-design ng coins na to. Ayan po. So, ayun mga idol, ano? Kung nagustuhan niyo po ang ating topic ngayon sa ating $1 coins ay... Paki-subscribe po ang ating channel at maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa panonood. Naway nakapagbigay na naman po ng isang konting kaalaman about these coins. At paki-comment na naman po kung may na-miss akong ibang detail dito sa mga coins natin. So, may dagdag ko lang po pala, no? Pag may mga mint mark po pala, may mga code po ito mga to. Mayroong mga code siya na MS64, mga ganun po, may mga M66. So, depende po yan kung anong klase. So, kasi po may mga yari nga po sa silver copper, copper nickel, may yari po sa talagang pure silver, o may kalahating silver. So, may mga code po siya. Kung gusto niyo pong makita mga ibang kung paano malalaman, gaya po nito, wala po siyang mark dito sa may ibaba ng neck niya. So, isa po yan. Ayan po, wala po siyang mark. Hindi kagaya ng mga ito, may mga pangalan po. Ito yun. May D. Ayan. So, isa po yan na base po nila, na mark nila yan. Ayan. May naka-mark na D po kasi yan. Hindi halos makita. Nag-blur ang camera ko. So, isa po yan na ano natin. So, ayun po mga idol, at marami rin salamat po uli sa panonood. At kung gusto niyo po ng mga ganitong content about these coins, at paki-pindot na rin po ang notification bell natin para updated po kayo lagi sa ating mga susunod pang mga coins. At maraming maraming salamat po uli, at mag-ingat po tayo lagi. God bless po sa ating lahat.